Isang hindi inaasahang pangyayari ang siyang nag-trending ngayon at isa sa mga inaakusahan ay si Raffy Tulfo. Ayon sa mga netizens at karamihan ng mga guro, ay umalma sa naging desisyon umano ni Raffy Tulfo sa teacher na inireklamo ng mag-ina sa kanyang programa. Nakatanggap ng hindi magandang feedback ang nasabing episode ni Tulfo at hindi daw papayag ang ilan sa mga guro na hindi mabigyan ng hustisya si Ginang Melita Limjuko. Ito ang buong storya. Sa isang episode ni Mr. Raffy Tulfo ay nireklamo ng mag-inang sina Salve Banyas at Rosemil Endroso ang isang teacher na namahiya di umano sa kanilang anak sa loob ng eskwelahan. Ayon sa mga salaysay na mag-ina ay pinahiya daw ng teacher ang bata at pinalabas ng classroom at pinaupo sa labas. Nakita din naman ito sa CCTV na naging basihan upang pagdesisyonan ni Raffy at bigyang aksyon ang pangyayari. Kinausap ni Raffy Tulfo si Ginang Melita Limjuko, 54 years old na teacher, na siyang inireklamo sa kanyang show. Ito ang mga naging pahayag ni Raffy sa nasabing guro. Ma'am, narinig niyo po yung salita. Kalimutan niyo na po yung napag-usapan niyo ng lola. Sabi po ng both parents, yung tatay-nanay, nandito, hindi ka kakasuhan ng child abuse. But still, ikaw na kusa ang mag-resign sa iyong trabaho at maging sa PRC ilalakad namin. Sasang-uyunan mo para mas mabilis yung proseso na ikaw ay matatanggalan ng lisensya. Or isang option, ilaban mo po sa korte. Yun nga lang, masasampahan ka ng kasong child abuse. At para sa akin po ma'am, kung ako tatanungin mo, malaki ang posibilidad na makulong ka. Ano po ang pipiliin mo doon ma'am? Ito naman ang siya naging sagot ng guro na ayon sa mga netizens, ay natakot na lamang daw kaya naman nag-agree na lang sa mga sinabi ni Tulfo. Yun na lang pong decision ng father tsaka mother. Okay ma'am, punta kayo dito, pag-usapin ko kayo para magpirmahan po sa barangay at sa DepEd na iyan na nga po yung napag-usapan nyo na para maging official na po yung pag-uusap ngayon. Opo, sabihan na lang po ako kung kailan po at saan po sir. Ito naman ang siyang naging pahayag ng anak ng guro na si Kyla Limjuko, na ang ina ay matatanggalan ng lisensya dahil di umano sa naging hatol ni Raffy Tulfo. Dahil mayroong kalayaan sa pagpapahayag bilang karapatang pangtao tulad ng pangyayaring ito, ako naman ang magbabahagi ng aking sariling saloobin. Samot saring reaksyon ang nakita, nabasa at nabalitaan namin mula sa mga iba't ibang taong nakakakilala man o hindi sa nasabing guro na nagkataon ay nanay ko po. Karamihan sa inyo ay may mga matang walang tigil sa kakapuna. Bibig na puno ng haka-haka at sabi-sabi. Tengang mapanghusga na kung ano lang ang maririnig ay agad paniniwalaan. Isip na walang malawak na pang-intindi at pang-unawa. At kamay na walang ginawa kundi ang magbahagi ng negatibo at hindi kaaya-ayang komento sa nangyaring insidente. Gamit ang Facebook, Messenger, YouTube sa pamamagitan ng pagmumura ng personal sa sarili ko pong ina. Niminsan hindi po kayo nakatulong sa sitwasyon. Halatang walang alam maging sa aksyon na ginagawa. Ganun pa man, ang nakatataas na lang po ang bahala sa inyo. Umpisa pa lamang wala pong itinangging pangyayari. Inamin ang kamalian kahit wala pang bakas ng CCTV. Humarap at nakipag-usap, humingi ng pasensya at patawad tungkol sa nangyari ang aking ina. Pero ang sinukli ay isa pang kahihiyan at dinagdagan pa ng mga kung ano-ano at walang kwentang kwento para lang mapasama ang imahe ng isang tao. Maging ang iniidolo po ng karamihan na si Raffy Tulfo. Hindi karapat-dapat ang titulong yan para sa kanya. Marahil marami sa inyo ang kanyang natulungan, pero sa pagkakataong ito, kahit kami ay hindi makapaniwala sa naging hatol niya sa aking ina, na ang basihang pinaniniwalaan lamang ay ang kabilang kampo. Ayan, trending na. Sana'y nakatulog po kayo ng mahimbing at napasaya kayo ng pangyayari. Masakit bilang isang anak, ang wala kang magawang agarang aksyon para ipagtanggol at huwag masaktan ang sarili mong ina. Samantalang siya, todo ang suporta para lang magkaroon ng magandang kinabukasan at maprotektahan ang anak sa lahat ng oras.
Ngunit mas naniniwala po akong hindi natutulog ang Diyos. Hindi po kayo ang huhusga sa pagkataong mayroon si Ginang Melita Limjuko. At lalong hindi ikaw, Mr. Raffy Tulfo, ang magdidesisyon at huhukom kung ano ang karapat-dapat para sa aking ina. Ganun pa man, sa kabila ng lahat ay taos-puso po ako nagpapasalamat kasama ng aking buong pamilya sa lahat ng nagpaabot ng suporta at paninindigan para sa aking ina, personal man o sa likod ng social media na ito. Mas lalo po naming nabigyang halaga ang propesyong dahilan kung bakit patuloy kaming nabubuhay ng marangal. Maraming nagbigay ng suporta sa pamilya ng nasabing guro at ayon sa mga netizens ay hindi sila papayag na mauwi na lamang sa ganon ang siyang naging hatol ni Raffy sa nasabing guro. Nag-trending naman ngayon ang post ni Attorney Joseph Noel M. Estrada at ito ang kanyang sinabi. Sa mga nakakakilala kay Teacher Melita Limjuko, pakisabi po, maaari siyang lumapit sa akin anytime. Salamat po. Attorney Joseph Noel M. Estrada obtained his degree in political science at the Colegio de San Juan de Letran in 1999, where he graduated with honors. He became the legal luminary in education law as managing partner of the Estrada and Aquino Law Corporation, with lawyers who immerse and help shape the legal environment in education. He is a regular source person of the House of Representatives and Senate Committees on Education. Kayo mga ka-showbiz peeps, sang-ayon ba kayo sa naging paghatol ni Raffy Tulfo na matanggalan ng lisensya ang nasabing guro? Just comment below.